Po. Hi guys, hello. Andito po ulit ako. Good morning po. Gagawa po ako ng almusal ng aking alaga. Good morning po dito sa Kwait. Kung nasa man po kayo, good day sa inyo lahat. Gagawa po ako ng tinapay ng aking alaga. So ang una ko pong gagawin, pizza dough. Pizza dough po yung gagawin ko. Style, parang pizza na nga yung gagawin ko. Pero ang pagkakaiba lang kasi, bibilutin ko siya. I-roll ko. Para maging ano siya, as in tinapay. Tapos, pizza sauce lang din ang ilalagay ko. At saka cheese. At saka turkey. Pagkatapos nung i-roll ko lang siya. Mamaya-maya lang po pagka natapos kong gawin. Pagluto na, ipakita ko po sa inyo. Inaantay ko lang lumago yung dough. Natapos ko na siyang gawin. Kapi-kapi muna po tayo. Ngayon kasi nag-umpisa na naman mag-diet ang aking alaga. Kasi medyo tumataba na daw siya. Kaya gusto na ipag-gagawa ko siya yung diet food. Nag-umpisa na naman siya. Kasi nung nakaraan mo, stress siya 1 year. 1 year na diet food talaga siya. Hindi siya nag-order sa labas. Yung pagkain ko palaging ginagawa dito, yun ang kinakain niya. Maano yun eh. Sipag, matyaga yun eh. Nag-ano kasi siya. Ang tawag doon, nag-gym siya. Para lang, kasi dati ang size ng alaga ko, XL yun. Tapos matyaga kasi siya. Talagang diet talaga siya. Hindi siya kumakain ng kahit na anong pagkain galing sa labas. Minsan mag-ano siya, minsan pala meron siyang kinukuha na ng pagkain sa labas. Pero sa yun? Ano ba yun? Natawag doon? Diet food din. Galing sa sa hospital din na kinukuha. Ano yun? Tawag doon, nalimutan ko. Basta. Pero yun. Tapos yun na, minsan. Pagkatapos nun, dito na siya. Straight na 1 year eh. Pagkain na dito palagi. Ako yung gumagawa. Puro diet. Kaya nga, every time magluto ako, kahit anong food na ginagawa ko sa kanya, hindi ko talaga nilalagay ng mantika. Ang ginagamit ko ng mantika is tubig lang. Tubig lang, talaga walang mantika. Halimbawa sa manok, kung kailangan siyang paigigisa, hindi ko siya ginagamit ng mantika. I-ano ko lang siya, papakuluan ko lang sa tubig. Tapos hanggang sa, antayin ko lang matuyo yung tubig. Sabay yung malaga kami. Masarap alagaan yun eh, kasi kahit anong ibigay ko pagkain mo, kahit anong gawin mo, luto. Kahit basta kakainin niya. Sarap kumain mo. Bigyan mo lang ng pagkain mo. Parang hinilaan yung pinggan niya. Mapain na alaga. Favorite ko yung alaga ko niyan. Wala akong sabi dyan kasi na, kahit anong yung food ang bigay mo sa kanya, iluto mo sa kanya, kainin talaga niya. Sarap siya kumain. Nakatawa. Kasi yung iba, diba, pagka yung kakainin mo, bigyan mo siya ng pagkain. Bigyan mo ng pagkain yung iba. Minsan hindi na ubos iba. Pero yung alaga ko niyan, wala talaga matira. Hindi nga yung yung amo kong lalaki. Pala dito. Nung nandito yun, kasi nga uwi yun pagka bago dumating yung December, nandito yun. Tapos pagka dumating siya dito, bago dumating yung, last year, September yata siya uwi dito. Hanggang hanggang pagkatapos ng Ramadan lang siya dito. Tapos babalik na naman siya dito. Kasi may bahay sila sa ibang ibang bansa. Yung game, Pero okay lang naman siya ipagluto kasi ganun din eh. Ang ginagawa ko sa mga lalaki na yun. Kahit lang din ang luto ko. Pero medyo mapasisi. Kasi lahat ng sangkap, kung yung nilalagay ko sa food na niluto ko para sa kanya, tatanong niya pa yun sa akin isa-isa. O ilang grams nito, ganyan. Kailangan masagot ko yun. Sabihin ko sa kanya isa-isa. Halimbawa, halimbawa ilang grams tong chicken nito, nilalagay ko nito. Ilang grams na chicken. Kahit nga sa salad, sa salatang tawag dito, no? Pagka gagawa ako nun, no? Siyempre, meron siyang dressing, no? Kahit lemon lang, no? Tapos lalagyan ko lang siya ng olive oil. Tatanong niya pa yun sa akin. Ilang ano itong ginamit ko? Ilang din na, tablespoon or teaspoon ang nilagay mo olive oil. Ganun. Kaya yun, hanggang sa alam ko na yung gagawin ko kasi paulit-ulit ang tanong niya. Nililista ko. Basta kada magluto ako, no? Lahat ng sukap. Nilista ko yan. Ilang grams nito, ganito-ganyan. Kasi sabi ko nga sa kasama ko, kulang na lang, tubig na lang. Itanong niya sa akin, ilang ano po? Ilang cup to? Diba itong mga amo ko nito? Mabait sila. Super, wala akong masabi. Lalo na yung mga anak, mga alaga, mabait sila. Lahat po kaya itong pamilya ko. Kaya nga nakatagal ako ng
6 years and a half na kami. Love siya. Kaya kahit naman medyo nakapagod, talaga naman sa trabaho hindi naman ano, wala namang hindi nakapagod, lalo na pag ano, sa bahay ka nagtatrabaho tapos hindi ka natutupan. Pero alam niyo yun, alam niyo po yun na kapag yung mabait sa yung tao, no? Halimbawa, ito nga, yung amo ko. Mabait sila. Parang hindi mo maramdaman yung pagod eh. Kasi yung pinapakita nila sa'yo, di ba? Parang, di ba? Basta, ako ganun eh. kahit na madami trabaho, hindi ko yun inaano, hindi ko naramdaman yung pagod. Hindi naman, kasi talaga maramdaman yung pagod. Ibig sabihin ba yung kahit nakaramdaman ko ng pagod sa trabaho, parang ano ba? Parang paliwala sa akin kasi nga, ano, yung kapaitan nila na pinapakita sa akin, parang ano ba? Yun, parang doon na yung natatanggal yung pagod ko. Basta, iba yung pakiramdam ko sa kanila, sa pamilya ko. Parang, love ko silang pag sinabihan. Love ko yung pamilya ko. Yun lang. Swerte na nga ako dito. Kaya naman din naman na ako yung naging tagal ito dito kasi madami din ako natutunan sa pagluluto. Kasi talagang dati din ako sa iyo pagluluto. Pero gusto ko talaga magpupunuluto. Kaya lang. Kami naman sa atin. Ang luluto nanay. Tapos papashare ako sa aking mga kati. Sa akin ako ng kingdom sa ati ko. Kahikain lang ako. Yan naman ako luluto. Kaya nga ano. Nag-aaral ako ng ano. Nag-take ako ng HRM. Kasi gusto ko talaga patutong magluto. Pero, ano nang nagamit. Tamad kasi ang magluto sa atin sa Pinas. Dito, pagluto ko ng amo. No choice. Kailangan. Hindi, walang sweldo. Eh, yan lang po guys. Para sa kanya lang kung ginawa ko. Yan lang magsalang. Ito lang ang gagamitin ko sa kanyang pizza sauce. Yan. Pag nababasa ko talaga yung mga serving size na yan, naalala ko talaga yung amo ko lalaki. Kasi magtanong talaga yung serving size. Ganyan yan. Tanong talaga. Kahit ang alaga ako. Kailangan siya kapat talaga yun. Sa alaga ko naman. Kahit mag-order ako ng beef, kailangan mababa lang. 5% yan, mga ganun lang. Okay na yun. Ganito din yung ano, yung ginawa ko nung last time na hindi ko na-videohan. Pizza. Pero kasi gagawin ko ngayon, ano, i-roll ko siya. Para maging tinapay. Tapos ganun din naman, lagay ko ng, lagay ko cheese. Cheese after pizza sauce. Hello po! Hello po sa inyong lahat. Thank you sa pag-watch po. Turkey po yan. Low fat din po to. Kaya na pag mapunta ako sa grocery, sa supermarket, ang lahat ng binibili kong food na aking alaga, low fat. Low fat dapat kailangan. Kasi diet. Minsan diet ko na. Hindi, diet ka yun. Kasi nung nakaraan, straight nga niya, 1 year eh. Kahit ano no, minsan nagsasama-sama sila sa table. Mga kapatid niya, ang ama niya, ang mga lalaki. Ang pagkain ng pamilya niya, no? Order sa labas. Tapos siya, hindi. Eh, luto ko. Sigaw pa yun. Pero, asan ang pagkain ko? Ganyan, akit naman pagkain niya. Siya lang ang naibang pagkain. Dito lang sa bahay ang pagkain niya. Habang mga ano niya, kapatid niya, mama at tatay niya. Pagkain sa labas. Minsan KFC, minsan ano, McDo. Tapos ano ba yung ano bang restaurant yun? Japanese food yun. Sarap. Tapos mahal lang. Ay, napakamahal ng pagkain. Kakaunti lang. Alam niyo yung Japanese food, di ba? Maliit lang naman yung mga ano, yung mga pagkain doon. Tapos kay mamahal. Isang buwan na namin sahod. Magulat ka talaga. Kay mahal.
lang sa kanila. Kasi, alam mo naman na may hiyaman ang tao. Ayan, niwal ko na siya. Tapos, kita niyo po ba? Hindi, ayun, kita naman. Papahiwan ko lang siya ng, nagbati ako ng isang itlog para ito, ipahid ko lang dito sa ibabaw. Ayan. Para magkawa ng konting kulay. Kasi pag nilagyan nito, mapudla. Parang labi ko mapudla. Ayan. Ayan, ayan. Tapos, may likas ako maglagay ng oregano. Ito, ang ganito ba? Kahit sa pagkain, nilagyan ko siya. Kahit konti lang, minsan, eh, ganyan lang. Basta kailangan, ano. Gusto ko talaga palagay niya. Hindi nawawala ito sa pagkain niya. Kahit minsan konti lang lagay ko, basta meron, hindi ito mawawala. Ito ngayon, ubukan ko lang siya sa ibabaw. Ayan. Tapos, lagyan ko lang. Buhayin ko lang siya. Ayan. Kasi tapos nito mamaya, hiwain ko lang din ito. Para hindi na siya, ano, hindi na siya mag hiwa-hiwa din. At least pagkatapos nito, isang subuan niya lang yan. Lagay ko na po sa oven. Gagawin ko pa pala ng almusal ang asawa ng aking alaga. Kasi 8:15 dapat mahatid ko ng almusal niya. Wait lang guys. Ayan, ganito na po. Ayan na po siya. Tapos ilalagay ko to. Ilalagay ko na sa oven.